magsimulan, i-click mo na ng subscribe button at isabay na din ang notification bell para updated tayo kapag may bago tayong upload na video. Yo, what's up? Kumusta mga kak? Kailan lang ay naglabas ang ExBattalion ng official music video ng kanta nilang Yearly. At syempre, wala pang 24 oras or 16 na oras pa lang ay 1 million na agad ang views nito. Kasalukuyang trending pa rin ito ngayon kahit mga 3 araw na ang nakalipas. Paano ba naman di magte-trending? Ay sa ganda pa lang ng production ay paniguradong pinagkagastusan nito ng gusto. Lalo na ang special effects nito. Pinaghandaan talaga ito ng ExBattalion para sa kanilang fans. Napaganda ng kalalabasan dahil sa suportang hatid ng mga fans ng XB. At ito naman ay sinuklian ng mapagandang music video. Subahalit di lang dito uminit ang eksena ng gusto. Muli ay may lumutang at umangkin na siya daw ang una or original na nag-compose nito. Ginaya lang daw di umano ng ExBattalion ayon sa post ng rap artist na nag-claim na si Elimar Senares aka Marship. Ayon sa post ni Elimar aka Marship, para daw sa mga iyakin at gaya-gaya, hindi daw niya ginaya ang XB. May pruweba daw yung live, ganito ganyan. Ito naman ang prueba ko. Galit na galit kayo pero pinopera nyo rin yung track ko. Tapos in-upload nyo sa channel nyo. Yan ang pagkakasabi niya. Tapos tumawa pa, ganyan talaga. Hanggang komentarista na lang. At sabi pa niya, pag di daw kayang gumawa ng malupitan, manahimik na lang lalo. Ganun din kung di kayang sumuporta. Tapos, may link pa to sa baba, bigay linaw lang daw. Binigay niya ang original YouTube link ng kada taon. At may date ito na August 5, 2020. Sinulat niya yung kantang yan, sabi niya. August 21, na final mix niya yung kanta daw. August 27, nag-live si Flo G. Tapos September daw niya nilabas sa channel niya yung track na kada taon. Lilinawin lang daw niya, September daw niya nilabas ang audio. August 27, yung preba kuno, live daw na sinasabi. Tapos sabi niya ginawa daw niya yung kanta August 5. Final mix, August 21. Tapos sa baba nito, mayroon dyan mga post na ebidensya niya. Ang post na ito ngayon ay wala na. Burado na ni Marship. Pero syempre sinagot naman ito ni Mark Maglasang. At ito naman ang post niya. Pagtutulong po tayo, siguraduhin natin yung tutulungan natin ay karapat-dapat bang tulungan. Ayaw kong mapahiya yung tutulong at ang tutulungan kong magkataon man. Diba, Elimar? Tinagpan niya dito si Elimar aka Marship. May screenshot ako ng 2019 pa lang ng kanta namin. Verse ko pa lang at chorus yung nandun. Ayan, so pinakita ni Mark Maglasang yung screenshot ng kanyang MP3 or audio. So dito pa lang alam na natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero syempre hindi dun na sa post na yung natapos ang usapan. Dinagdagan pa ito ni Mark Maglasang na idedemanda niya daw yung taong nanira sa kanila. Hanggat maaari, ayokong idaan sa legal na paraan. Pero mukhang kailangan na dahil may nakikialam na palang ibang tao. Ayoko magkamali lang, Elimar. Pero sa nakikita kong sinasadya na niya para mapahiya kami, akala niya malulusutan niya ang katotohanan. Tingin ko ang idedemanda niya na dito either si Elimar o yung nakikisaling tao. Mukhang tutuluyan na ito ni Mark pag nagkataon. Dahil nag-comment din si Archie dito aka Flo G, sampulan mo na yan mga pampam. Sagot naman ni Mark, pare matik. Ngayon antayin na lang natin kung magkakademandahan nga. Sa huling post naman ni Elimar ay nag-live ito sa kanyang Facebook. At may caption na hindi daw siya robot ng Donggalo. Wala akong intention na sirain ang reputasyon ng ExBattalion. Salamat sa mga nananatili at naniniwala dyan. Kumalma na lang, dapat kumalma. Peace out. Panoorin natin ang live niya. Ganda nga po sa inyo lahat, men. Sa lahat na nagagalit dyan na robot daw ako ng Donggalo, hindi, men. Kasi hindi ako para magpagamit sa kanila eh. May sarili akong movement, men.
may sarili akong movement, di para manggaya, di akong manggagaya, men. Nagkaroon lang ng konting katunog ng flow, pero di ko yung sinadyang gayain o ano, ah. Hindi, men. Kasi nagkataon lang talaga, eh. Nagkataon lang. Tsaka sa nagsasabi na sinisira ang reputasyon ng ExBattalion, hindi ko sinisira, men. Pasensya na. Kung nagawa ko yon, di naman pwedeng i-delete ko yung kanta ko, men. Kasi, ang ina, pinaghirapan ko rin yun, eh. Sinulat ko rin yun, pinagbuhusan ko ng oras ko yun, men. Nililinaw ko lang, hindi ako robot na dunggalo, walang contact sa dunggalo, wala akong gustong sirain dito, men. Kasi, isa rin ako sa fans ng XB, Chakra, lahat yan, men. Sinusuportahan ko yan, men. Di ako para sirain sila, gayahin o ano. Wala, men. Maraming salamat, men. Yun lang. Sa lahat na nagagalit, sana kumalma na kayo, men. Keep it up. Sa lahat ng local, galingan natin lagi. Yeah. Sa mga kap, nakakaaliw din yung mga comment ng mga fans, no? Share ko sa inyo yung ibang mga interesting dyan. So, may iba pang detalye na dapat mong malaman dito. Comment ng isang fan na tanong din ni Tiny Montana na hindi nasagot ni Marshit. Tinatanong dito yung pagkaka-edit ng file o iba-iba yung date, modified, created at save date, pero sa timestamp or oras ay pare-pareho. Halatang dinoktor lang ito. At isa din sa paglilino na binigay ni Flict G na patunay kung kailan na ilabas at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pakinggan natin si Flict G. Okay. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Actually, based sa aking perspective, no? Kung hindi ako nagkakamali, pumunta ako kila Boss One February 2020. Okay, bago pa yata mag-lockdown. Sa February 2020, February 8 yata, hindi ko natandaan. At isa to sa mga narinig ko dun sa kanta ng XP. Actually, ang dami nilang kanta dun na nakatago. Okay? So mga ka-recap natin. Number one, may nagsabi daw na nakaw ng XB ang kanta na yearly. Pero ito'y pinatunayan ng ExBattalion kung sino ang tunay na may-ari. So number two, si Honcho magdedemanda na sa mga naninira sa kanila. Hindi natin alam kung sino ang didemanda niya, kung si Marshit o ang kasabwat nito na si Hakim. At number 3, Flict G ang nagbigay ng patunay kung sino talaga ang may-ari ng kantang yearly. At para naman sa aking opinion na maaaring tanong ng iba, paano naging magkatono sila taon-taon versus yearly? So, disclaimer lang ito at opinion ko lamang, warning lang mga kap. Maaaring na dinig na ni Marshit ang kanta dahil nauna nang nag-live si Flo G na pinadinig sa publiko ang kanta. At totoo naman sulat ni Marshit yung lyrics, pero dahil nadinig niya ito sa XB, kaya nalapatan niya ng ibang lyrics yan, tapos inayos na lang niya. Tapos malamang, inunahan na lang niya sa pag-upload ang ExBattalion sa YouTube. Kaya makaraan ng ilang buwan, lumabas yung urig. At syempre, yung kay Marshit, nakaraan pa, wala na nakapansin, iniklaim niya na tuloy. Sinabi na lang niya sa publiko na siya ang nauna. Pero lingid sa alaman, may mga post ni si Flo G tulad ng pag-live dito sa Bigo. Pero kasi, come on, mahirap naman kasi na paniwala na nagkataon lang tulad ng sinasabi niya na nagkataon lang na nagpaparehas ng koro. Parang hirap paniwalaan nun. Ngayon, kayo, anong opinion nyo? Paano naging parehas sila ng koro magkatunod? Comment nyo lang daw sa baba. Pag-usapan natin. Yeah. Peace.